So, ito na yung ating lesson. Kung hawak niyo ang inyong mga modules, sa module 1, kung di ako nagkakamali, ito ay page 4. So, sa page 4 ng ating module, kikita nyo dyan yung mga kailangan nyong sagutan. Okay. So, what I know, hindi kailangan ituro yan ni teacher dahil kailangan yan ang magtitest o mag-assess sa inyo kung ano ang alam nyo dun sa lesson. Baka meron na kayong knowledge regarding sa ating topic. So, ang ating topic ngayon ay sequences. At i-discuss ko na lang kung ano yung laman ng ating module. Okay, so sa page 4 ng ating module, nandun yung mga sasagutan ninyo. For example, yung number 1, what is the next shape? Square, triangle, square. Ano sa tingin nyo susunod? Kung ang sagot nyo ay triangle, very good. Ganun lang kasimple. So, kayo na lang sumagot sa mga susunod dyan. Hanggang sa last. So, hindi yan recorded kasi assessment lang muna yan kung ano yung, kung may alam na ba kayo sa ating lesson. Okay, punta naman tayo sa activity 1 ninyo. Sa page 4, ay sorry, page 3 pala yung kanina. Dito tayo sa page 4. So same lang kung ano yung sinagutan nyo yung dun sa una, yung sa what I know. So, parehas lang. Ito ay nagtitest kung may alam na kayo dun sa lesson. Madali lang yan. Hindi kailangang ituro. Kayo ang mag-analyze, then hindi nyo kailangan matutunan muna yung lesson para sagutan niya. So, bilisan na natin. Malaya na tayo kaagad. Punta na tayo sa ating lesson proper. Dito tayo sa page 6 ng inyong module. Page 6, tignan nyo yung page number ng inyong module. So, merong babasahin dyan na isang article. So, yung one of the most important problem facing the medical profession during the COVID-19 global pandemic worldwide is allocating resources particularly on personal protective equipment or PPE due to the government's lack of support and shortcomings to provide such equipment to the medical workers. So, hindi ko na kayo re-require na sagutan yan. Parang tinatanong lang naman kung ano yung opinion nyo dyan. Pumunta na lang tayo dun sa data na nakalap nila. Okay, dun sa page 6 ng inyong module, sabi niya dyan, The data from the narrative can be shown in a tabular form. So, recording the number of infected health workers every week in a certain hospital in Manila. So, we have the number of weeks. Sulat ko yung table. Then, the number of infected health workers. So, ito lang yung table na nandyan sa inyong module.
Kinokopya ko lang. So, para kayong nagtatali. Okay. So, dun sa upper part na yung first row natin dyan, ito yung number of weeks. First week, second week, third week, fourth week, fifth week, sixth week, and so on. So, yung number of infected health workers, sabi niya dun sa ano, or ang ating A sub N. So, mamaya, i-discuss ko na lang sa inyo kung ano yung A sub N. So, yung dun sa first week, may mga infected health workers na siya. After second week, nadagdagan na naman ng mga infected health workers, naging 18. Sumunod ay 27, 36, and so on. So, the set of numbers 9, 18, 27, 36 is an example of a sequence. Bakit? Kasi kung papansin ninyo, meron siyang nabubuong pattern. So, iniimagine nyo na yan at yung mga iba na nakita na kung ano yung pattern na yun. Because the difference between the terms are found according to some fixed rule of property. Furthermore, a sequence is a succession of numbers in a specific or logical order. So, in each number in a sequence is called term. So, yung bawat number dito, ang tawag dito ay term. Okay? So, ulitin ko, ito ay kung pang-ilan yung ating term. So, ito yung first term natin. First term, second term, third term, fourth term, and fifth term. So, ito yung tinatawag natin na nth term. So, pang-ilan yung ating term. Hahanapin natin yung mga terms dito sa ating table. So, sabi niya dito, the first and the last term. So, kung meron tayong first and last term, ang tawag natin doon ay mga extremes. So, say for example, meron tayong sequence na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so meron tayong example na ganito. So, yung first term daw dito, first term, and yung last term, ang tawag sa mga ito ay mga extremes. While yung mga nasa gitna, ang tawag dito ay mga means. Okay, so naintindihan niya na. Okay, yung mga terms lang yung ginagamit natin na gusto kong malaman niya dyan. Okay, so punta naman tayo doon sa sabi niya, more importantly, since the set of numbers 9, 18, 27, 36 forms a sequence, it is in fact the range of the sequence in a set of numbers 1, 2, 3, and so on, also known as the set of positive integers counting or counting numbers, natural numbers, in the domain of the sequence. So, ito yung tinutukoy niya, yung domain of the sequence. Yung 1, 2, 3. Yung first term, second term, third term, fourth term, fifth term, sixth term, and so on. So, sequence. So, kung nakikita niyo yung 3, 6, 9, 12, 15. So, yung example ng 3, 6, 9, 12, 15, ito ay tinatawag nating finite sequence.
Bakit siya tinawag na finite? Ibig sabihin ng finite, natatapos. Kasi meron siyang ending. So, kagaya yung pinag-aralan natin kanina, yung 3 sa kawan, meron extremes. At ito yung ating mga means. Okay, tinawag natin siyang finite sequence dahil meron siyang katapusan dun sa number 15. At hindi na masusundan yung ating ito yung mga set of numbers natin. So, susunod, tingnan naman natin ito. 10, 12, 14, 16. How about this one? Okay, how about this one? Ang sabi naman dito, ito ay infinite sequence. Okay, paano natin malalaman na ito ay infinite sequence? Kapag mayroong 3 dots dun sa dulo. Ito yung tinatawag nating ellipse. Ito ang nagsisignify na yung ating set of numbers o ating sequence ay magtutuloy-tuloy. Okay? So, ibig sabihin, may susunod pa dito at iyan ay walang katapusan. Kaya tinatawag natin na infinite sequence. So, dito yung finite sequence natin, may mga pagkakasunod-sunod tayo. May pattern din yan. Subalit, may katapusan. Okay? So, proceed na tayo dun sa mga example natin. So, erasing ko muna ito. Okay, finding example number 1 sa page 6. Find the next 3 terms of each sequence. So, yung number 1 natin, 25, 17, 9, tapos hanapin natin yung 3. So, kung ano yung napapansin nyo dun sa ano, number 25, 17, 9. So, si 25 naging 17. Si 17 naging 9. So, merong nangyayari sa kanila. Anong nangyayari sa kanila? Nababawasan sila ng 8. Tama. So, yun yung na-imagine nyo, di ba? So, merong unique pattern dito. So, pag nag-minus ka ng 8, ang sagot ay 17. At si 17, nag-minus ka ng 8, sagot ay 9. So, natural, yung susunod na pattern natin, mag-minus din tayo ng 8 kay 9. Yung susunod na susunod na term. 9 minus 8. Okay, so magiging 1. Okay, 1 minus 8. Okay, isa, babawasan mo ng 8. So, 1 minus 8 is negative 7. Alam nyo na siguro ang mag-subtract ng mga integers, no? So, magbigay na lang ako ng separate lesson kapag hindi nyo naintindihan kung paano mag-subtract ng mga integers, mag-multiply, mag-add. Okay, then negative 7 minus 1, ay minus 8, sorry. Minus 8, ang sagot ay negative 15. So, ito yung ating sagot sa mga pattern natin doon sa number 1. So, yan yung first, yung susunod na 3 terms. The next 3 terms. Next, doon sa number 2. Number 2, 0.5, 1.5, 4.5. And so on. So, okay, kaya naman, ano ang nangyayari dun sa ating pattern? Ano yung unique pattern na nagagana? Bakit yung 0.5 naging 1.5, yung 1.5 naging 4.5? 0.5. Anong operation yung ginamit kaya naging 1.5?
Tapos si 1.5 ay naging 4.5. Okay. Nagmumultiply tayo ng so, kung i-disregard nyo yung decimal point, 5, 15, 45, ano yung minumultiply? Bakit si 5 ay naging 15? Tama, 3. So, 0.5 times 3 is 1.5. 1.5 times 3, 4.5. Okay, so yung susunod na term natin, 4.5 times 3, ano? 4.5 times 3, 13.5. Tapos, 13.5 times, 13.5 times 3, 13.5 times 3, ano, i-compute. Wala calculator yun dito. 13.5 times 3. times 3. 40.5 times 3, ano? Tama, 121.5. Okay? So, ang ating mga susunod na terms ay itong tatlo. 13.5, 40.5, and 121.5. Okay. So, i-resin natin ulit. Meron pa tayong isang example. Number 3. So, the last example is 1, negative 4, 9, negative 16, and so on. So, yung mga first term natin, ano yung na-observe nyo sa mga numbers na yan? Kailangan yung mga pinag-aralan yung mga nung grade 7, hanggang nung elementary, kailangan dala-dala nyo pa rin dito sa grade 10. So, may tawag sa mga yan, mga number na yan. 1, 4, 9, negative 16. So, yung 1, 4, 9, negative 16, or 1, 4, 9, 16, sila ay tinatawag nating mga perfect squares. Sinabi nating perfect square, sila lang yung mga may square root. Square root of 1 equal to 1, square root of 2, square root of 4 equal to 2, square root of 9 is equal to 3, and so on. So, sila lang yung kaya nating i-extract sa square root. Okay? So, yan ang mga perfect square. So, ang susunod na term, okay, merong pattern na ginawa din yung example natin dito. Yung 1, positive, yung susunod ay negative, positive, negative. So, ito ay 1 squared. 1 squared is 1. 2 squared, 2 times 2 is 4. 3 squared, 3 times 3 is 9. 4 squared, 4 times 4 is 16. Tapos, alternate yung ating sign. Positive, negative, positive, negative. So, susunod na term natin dito, yung fifth term natin, of course, 5 squared. Positive or negative? Positive, negative, positive, negative. Susunod, syempre, positive. 25. So, yung susunod na term, 6 squared. So, positive, negative? Negative. So, negative, 6 times 6, 36. Susunod na term, 7 squared. 7 times 7,
Positive, negative. Positive. 7 times 7 is 49. So, yung ating susunod na mga terms ay 25, negative 36, at si 49. So, sana naintindihan nyo yung mga first example natin sa page 6 ito ah. Next naman, pumunta tayo sa page, dun sa page 6 pa rin. Madali lang yung page 6. Okay? So, huwag kayong malilito dyan. Napag-aralan na natin ang finite at infinite sequence. So, yung letter A, finite sequence. May katapusan o walang katapusan? Yung 10, 20, 30, 40, 50. May katapusan ba yung sequence natin o wala? Finite. Kasi may katapusan. Kita nyo doon, wala siyang dot sa dulo. Ulitin ko ah. Dot sa mga pinakadulo. Yung letter B. Obvious na obvious. 1, 3, 5, 7, 9, 11. And so on. O yan. Ano? Infinite. Okay, yan yung infinite sequence. Letter C. Oh, this one. 5, 10, 15, 20. Tapos, 100. Ito yung sa page 7 na. Meron siyang ellipse. Pero nasa gitna. Yung dulo natin ay 100. So, syempre, pag isinulat nung gumawa nung module nito, isusulat niya lahat from 20, o tingnan mo, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, hanggang 100, maubos na yung space dun sa papel, syempre. Kaya, nilagay niya dun sa dulo 100, kasi hanggang 100 lang naman yung sequence. So, ibig sabihin, ito ay finite. May katapusan. Okay, ganun lang kasimple yun. Next, punta tayo sa page 7. Page 7 ng ating lesson. Yung sa module. So, finding the general term or the nth term of a sequence. Okay, so hahanapin na natin yung general term of the sequence. So, dito natin malalaman kung ito ba ay linear in nature or quadratic in nature. So, dun sa example 3, find the general term of the sequence 25, 50, 75, 100. So, meron tayong n. Ito yung ating sequence. At meron tayong a sub n. So, yung n natin, ito yung tinatawag natin na nth term. Pang ilan yung term. So, sa for example, 1, 2, 3, 4, 5. Ito ay 25, 50, 75, 100. Okay, tanggalin natin ito para parehas tayo dun sa module. So, ulitin ko, yung nth term ay kung pang ilan yung term na hinahanap natin o kaya yung pang ilan yung term na yon. So, pag tinanong ko sa inyo, pang ilang term o what term is number 50 in our sequence? So, ano yung term, anong pang ilang term si 50 doon sa ating sequence? Siyempre, siya ang second term. Kasi, siya ang pang number 2 doon sa ating sequence. Yung n ay kung pang ilan. Ang ating a sub n ay ito yung ating mga terms. Okay? So, kung ano yung nilalaman dun sa kung pang ilan na term na yon. So, pag sinabi natin, example, yung a sub 1. Ang a sub 1, syempre, kung ano yung number na nandito, yun yung kung pang ilan siya. A sub 1, ito yung first term natin. Ang a sub 1 natin ay, tama, 25. Ang a sub 2 natin, or the second term, ay 50. A sub
3 natin or the third term is 75. Ace of 4 or the fourth term is 100. Okay? So, nasusundan nyo na. So, pag tinanong ko sa inyo, ano ang ace of 6? Tingin nyo. Oh, alam nyo ano yung ace of 5, ace of 6? Of course, ang ace of 6, kung sagot mo ay 150, tama ka po. Okay, proceed na tayo dito sa example na ito. Finding the general pattern. Oh, sorry. General term pala of the nth term of the sequence. So, let us take, sabi niya dito, let us take the first difference in the sequence A sub n. Kukunin natin yung difference between yung mga terms natin. So, dun sa first term, second term, fourth term, sa fourth term. So, ang difference nitong dalawa, 25-50 ay 25. Ang difference nito, 25. Ang difference nito ay 25. Tapos, syempre, yung susunod dyan, 125. Difference niya ay 25. So, yung 25, pare-parehas po sila. Doon natin tinatawag na ang term na ito, o kaya ang sequence na ito, ito ay linear in nature. Okay. Paano siya tinatawag na linear in nature? Kapag ang kanyang, yung first difference niya ng bawat term ay pare-parehas, 25, tatawagin natin siyang linear in nature. Okay. So, yun. So, sabi niya dyan, using two pairs of numbers from the table, we have so, solve natin yung mga yung linear in nature. So, using two pairs of numbers from the table, we have okay, ang n sub 1 natin, yung first term natin, first term, ang n okay, sorry, n sub 1. Ang ating first term and second term. So, yung first term natin, a sub 1 natin ay 25. A sub 2 natin is 50. So, gawa tayo ng linear equation. Equal to mag-plus tayo ng dalawang number na hindi pa natin alam para mabuo natin yung ating pattern. So, A plus B is equal to 25. Mag-isip tayo ng number na pinag-plus. Ang sagot ay 25. Susunod, 2A plus B is equal to 50. So, meron na tayong dalawang equation. So, ito yung equation 1, equation 2. At kapag sinolve natin yan by elimination method nung third year kayo, so, i-minus natin yan, cancel, cancel. Magiging negative, plus magiging plus. So, negative, no, A plus negative 2A is equal to negative A or negative 1A equal to 25 plus negative 50, negative 25. So, divided by negative 1, A is equal to 25. So, ang ating pattern, 25, yung A natin. Kung si 25 ay A, kailangan maging 0. Para 25 plus 0 is equal to 25. So, yung value ng A natin is equal to 25 at yung value ng B ay 0.
Okay, so thus the general term or the nth term is a sub n is equal to 25 n plus 0. Kaya yung general term natin, kaya general term of the nth term natin ay a sub n, para makuha natin yung nth term ng ating pattern, i-substitute na natin siya doon sa ating equation. So, a sub n, kung ano yung gusto nating hanapin na nth term, so 25n plus 0. So, say for example, hahanapin ko yung pang 10, a sub 10. So, ganito lang kasimple ang gagawin natin. Parang gumawa lang tayo ng formula para dun sa ating example. So, 25n. So, 25 times, ano yung n natin? Ang n natin ay 10. So, 10 yung nandito, kaya 10 yung lagay natin dito. Hindi pa man natin sinusulat yung sequence na 25, 50, 75, 100, and so on. Alam na natin yung pang 10th term dahil dun sa ating equation. So, 25 times 10 is 250. Ilista nyo man yan, yung pang 10th term ay 250. Okay, so yun ang ating linear in nature. Okay, sa mga susunod, pag ano, bibigyan na lang ako ng ibang example. Okay, next, example number 4. The general term of the sequence 1, 3, 6, 5, 15. So, ano yung napansin nyo dun sa sequence? One, two, three, four, five. So, 1, 3, 6, and 15. So, hahanapin natin yung pattern nila. Ano yung pattern? Bakit si 1 ay naging 3, si 3 ay naging 6, at si 6 ay naging 10, at si 10 ay naging 15? Hanapin natin yung common difference muna nung mga yung difference between the terms. So yung 1 saka si 3, ang difference niya ay 2. Nag-plus siya ng 2. Kaya naging 3. Si 3, anong i-print na sa kanya kaya naging 6? 3. At si 6, anong i-print na sa kanya naging 10? 4. Tapos si 10 naging 15, 5. Sa tingin niyo ano yung susunod na sequence natin? 21. Tama. Kasi magpa-plus ka ng 6 and so on. Pag nag-plus ka ng 7, magiging 28. Okay, so ito yung ating yung first difference na tinatawag. Tapos, pag kinuha natin yung second difference, so yung dun sa first difference natin, kukunin natin yung difference nila, naging 1. 2 minus 3, 3 minus 2 is 1. 4 minus 3 is 1, 5 minus 4 is 1, 6 minus 5 is 1. So, nasa pangalawang difference yung ating common difference. So, ibig sabihin, itong sequence na ito, ito yung tinatawag nating quadratic in nature. Dahil sa second difference yung ating common difference. Okay. So, ayusin ko na to. Dahil may isusolve na naman tayo. Okay. So, using the three pairs of numbers from the table. So, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3. So, yung first term, second term, third term, ano yung first term natin? A sub
1 natin is 1. A sub 2 natin is 2. Ay, sorry. 3. Yung A sub 3 natin ay 6. So, gawa tayo ng equation dun sa bawat term. So, yung A sub 1, so, quadratic. So, alam nyo yung quadratic in nature? Alam nyo yung quadratic equation? X squared. AX squared plus BX plus C equals 0. So, ito yung ating standard. Yung quadratic equation natin. Standard form of quadratic equation. So, alam ko tapos nyo na yan sa grade 9. So, yung A sub N natin. So, yung X natin dito, yun yung magiging N. So, since ang hinahanap natin yung first term, 1 squared, isa-substitute natin yung mga values ng N. So, parang ang naging equation natin dito ay A N squared plus B N plus C equals 0. O kaya equals A sub N kung pang ilan yung ating term. So, kung yung first yung a sub n natin ay a sub 1. So, a sub 1. Kaya yung 1 natin, ang a sub 1 natin ay 1. A times 1 squared plus b times 1 plus c equals 1. Kasi ito yung first term natin at sinubstitute natin yung 1, yung n natin dun sa mga n. So, yun. Ang ating equation ay a squared plus, ay sorry, a squared. A plus b plus c equals 1. So, ito yung first equation, equation 1. Kakaroon tayo ng tatlong equation dito kasi meron tayong tatlong variables. So, yung susunod, a sub, ano yung n natin? Yung pangalawang term, a sub 2, second term natin, plus b sub e, b sub 2 plus c is equal to, ano yung second term? 3. So, 2 squared is 4. So, 4a plus 2 times b, 2b plus c is equal to 3. So, ito yung second equation. Tapos, yung last, a sub 3, yung pangatlong term natin, plus b sub 3, b times 3, plus c is equal to 6. Yun yung ating third term. Third term, 6 ang value ng ating third term. So, 3 squared is 9a. Parehas na yung 9 natin sa a. 9a plus 3b plus c is equal to 6. So, ito yung ating third term. So, yan. Kung i-discuss ko sa inyong lahat yan, nakalimutan nyo na yung linear equation, medyo mahaba-haba yung ating solution. Kaya, yung general term, equation, the general term natin kung hanapin natin yung a sub n ng ating sequence. Ang ating magiging equation ay a sub n is equal to 1 half n squared plus 1 half n. So, ito yung ating equation para mahanap natin yung n term ng ating sequence. So, kung gusto nyong malaman yung ano, hindi ko na isasama sa video kasi masyadong mahaba. Pero kung gusto nyo ng separate video, isi-send ko na lang sa inyo kung paano nakuha itong equation na ito gamit itong tatlong na form natin na equation. So, yan ay nung grade 9 kayo.
So, balik na tayo dun sa, punta na tayo dun sa lesson 5. Ah, yung example number 5. So, example number 5, finding the term of the sequence, a general term of the sequence 2, 4, 8, 16. So, yung finding the general term, ito yung naghahanap tayo ng equation para doon sa ating sequence. So, kung papansinin nyo ito, 2, tapos naging 4, tapos naging 8, tapos naging 16. Kung sasabihin nyo, nagmumultiply kayo ng 2 doon sa sequence, tama. So, di ba 2? Bakit siya naging 2? Bakit siya naging 4? 4, 8, 16. So, continue siya nagmumultiply ng 2. 2, tapos 2 times 2. 2 times 2 times, 2 times 2 times 2. 2 times 2 times 2 times 2. So, kung gagawin natin sa exponential form, 2 raised to 1. 2 times 2 is 2 squared. 2, tatlong 2, kaya 2 raised to 3. Tapos, 2 times 2 times 2 times 2, 2 raised to 4. So, yung pang nth term natin, kung hanapin natin yung nth term, of course, 2 raised to n. So, ito yung ating general term or yung pattern natin para masagutan natin yung nth term. So, for example, sasagutan natin yung 6th term. So, ang mangyayari dito, 16, susunod yan 16, 32, susunod 64. So, pang ilan yung ating, ang hinanap natin ay a sub 6. So, yung a sub 6 natin, isa-substitute natin yung value ng n doon sa equation natin. 2 raised to n, magiging a 6, 2 raised to 6. So, kung ika-calculator nyo lang, 2 raised to 6 is 64. Or, magmumultiply kayo ng 6 na beses na 2. Times 2, 4, times 2, 8, times 2, 16, times 2, 32, times 2, 64. Okay, so yan ang ating example number 5. Next. Example number 6, dun sa 8. Page 8. Okay, punta tayo dun sa number 6 na ating example. Bilisan natin. 2, 4, 6, 8, 10, and so on. So, ito yung ating sequence. Ano yung napapansin nyo dyan na sa pattern natin? Yung nth term natin, magmumultiply ka ng 2. Tapos, dun sa second term, di ba, 4? So, siya ang pang second. So, multiply tayo ng 2. Sa third term, 6, 2. Siya ay pangatlo. 6, number, okay, yung natin, 8. Siya ang pang-apat. Kaya nagmultiply tayo ng 10, 2 times 5, 5th term. So, ibig sabihin, pag hinanap natin si nth term, kaya yung a sub n, yung 2 times n. So, 100. Ang gagawin lang natin is, isa-substitute natin si ating n. Kaya ang pang 100 term, pang 100 term, walang iba kundi ay 200. So ito yung a sub 100. Okay. So next pattern. Next pattern natin ay mga set of
set of numbers na mga cube. So, kung titingnan natin yung 1, 8, 27, 64. Nakuha lahat yan dahil kinuha yung cube ng ating nth term. So, yung first term, i-cube natin. Second term, ay sorry, cube. Cube natin. Third term, 3 raised to 3. 4 raised to 3. So, 1 times 1 times 1 is 1. 2 times 2 times 2. 3 times 3 times 3. 4 times 4 times 4. So on. So, ibig sabihin, pag hinanap natin yung a sub n, malamang, kunin natin yung n, yung cube ng nth term natin. Okay, so ito yung magiging equation. Kaya pag kinuha natin si a sub 9, 9 raised to 3, using yung calculator, 700, ano? 9 times 9, 81, 9, 729. So, ito yung ating ninth term. Okay. So, punta na tayo dito sa last part ng ating lesson, ang arithmetic sequence. So, there are sequences that that the difference between any two consecutive terms is a constant. This constant is called the common difference. So, meron tayong arithmetic sequence. So, pag tinawag natin siyang arithmetic sequence, meron siyang common difference. Okay? Kapag ang ating sequence ay may common difference, automatic siya tinatawag natin arithmetic sequence. So, tingnan natin yung doon na tayo sa page na to, page 9 ng inyong module. So, yung pattern natin, number of weeks. Naalala nyo pa yun? Tapos, number of infected health workers. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos ito ay 9, 18, 27, 36. Okay. The record shows that the number of health workers being infected every week is 9, 18. Basically, the sequence, as already stated in the first part of the lesson, moreover, this type of sequence is also known as arithmetic sequence dahil sa common difference nila na 9. So, ganun lang. May common difference sila. Paano nakukuha yung common difference? I-subtract nyo yung naunang term dun sa previous term. So, 18 minus 9. 27 minus 18 is 9. 36 minus 27 is 9. Pare-parehas, kaya siya tinatawag na common difference. Okay. So, kuha tayo ng ibang example. 21, 38, 55, tapos 72, 89. So, sabi niya dyan, arithmetic sequence is a sequence where every term after the first is obtained by adding a constant called common difference. Oh. I-plus natin yung common difference. So, una, hanapin mo yung common difference ng 21 and 38. So, 38 minus 21, syempre, 17. Pag pininas daw natin yung common difference dun sa previous, dun sa nauna, dun natin makukuha yung susunod na term.
Okay. So 21 plus 17, 38. So ano yung common difference ng 55 saka 38? 55 minus 38, 17. So 38. Kaya 38 plus 17 is 55. So lahat dito, pag pinag-minus natin itong dalawang magkatabi na ito, mauna itong naunang term, yung next term doon sa previous term, makukuha natin ay 17. 89 minus 72 is 17. Kapag hindi sila pare-parehas, at some point, hindi yan arithmetic sequence or hindi siya sequence kung iba-iba yung ating common difference. Okay. So, example number 8, determine whether the sequence is arithmetic sequence or not. So, yung example dyan, 21, 31, 41, 51. Ano sa tingin nyo? So, kung sinasabi nyo yung arithmetic, tama. Meron sila common difference 10. Kapag minus natin si 30, common difference ba? 2, 4, 8, 16. Pag pinag-minus ko to, 2. Pag pinag-minus ko to, 4. Pag pinag-minus ko to, 8. May common difference? Wala. Pero ito ay sequence pa rin. Kaya lang, hindi siya tinatawag na arithmetic. Wala silang common difference. So, matatakal natin itong sequence na ito sa susunod nating lesson, ang geometric sequence. Okay. So, proceed tayo sa mga ibang activity dyan. Okay, observe the number of blocks needed. Ano sa tingin nyo? Yung una, kailangan ng isa para makabuo kayo ng parang triangular, ano dyan? Triangle na ano shape using those blocks. One, kailangan mo ng isa. Sa pangalawa, kailangan mo ng tatlo. Tatlo, kailangan mo ng anim. So, ano yung pang six figure? Anong ginagawa nyo dun sa ano? So, ilista natin nga. And, okay, dun sa one, two, three, four, five, six, seven. Dun sa 1, isang block lang ang kailangan natin. Dito, tatlo para makagawa tayo ng triangle. Dito, kailangan natin ng 6. Kailangan natin ng 10. Sa tingin nyo, sa 5. Sa 5th term, ilan ang kailangan natin? So, imagine nyo. Nagdadagdag lang siya ng mga ng isang block doon sa pinakababa. So, yung first, okay, 1. Yung second, nagdagdag siya ng 2, kaya naging 3. Yung third, nagdagdag siya ng 3. Tinagdag niya yung 3 dito sa baba, kaya naging 6. Tapos, nagdagdag ng 4, 6 plus 4, 10. Of course, magdadagdag ka ng 5 dito. Kaya 10 plus 5, 15. Okay. So, kung naalala nyo, nasa sequence din natin yan. Yung mga example ng una. 15 plus 6. Susunod, of course, ito ay magiging 21 mo. At dito, ipla-plus mo yung dinadagdag dito sa baba. Kaya, 21 plus 7, 28. Yan ang mga blocks na kailangan. So, yun. How many blocks will be needed to build the nth figure? Okay. So, kayo nang bahalang sumagot dyan. I-reveal ko na lang yung sagot kapag may nagtanong. Okay. So, sa activity 3,
Page 10. Write the next three terms of each sequence. 2, 3, 5, 8, 12. Anong susunod? 2 naging 3. 3 naging 5. 5 naging 8. 8 naging 12. Sinong nakaka-kito sa pattern? Yung nakakakita dun sa pattern na 2, 3, 5, 8. Bakit naging 3 plus 2 plus ng 3. Okay, ano yung mga susunod? Okay, so alam nyo na yan. Mag plus ka ng 5, mag plus ka ng 6, susunod para makuha mo yung sagot, yung next three terms. So, i-reveal ko lang para nasagutan nyo na rin. Next, 13, 10, 8, 7, 4, 1, 3. 10 minus 7, 3. 3. 3. Ano, nagma-minus siya ng 3, di ba? So, susunod, 1 minus 3. Wala. 1 minus 3. Negative 2. And so on. Yung dalawa. Ayan. Okay. Next. 2x, 4x, 6x, 10x, 8x, 10x, of course. Magang gano'ng labatan. Tayo lahat. Use the functional relation. S of n is equal to 3n plus 4. So, gagamitin nyo yung equation. Sasagutan ko yung S. Apat na beses kayong sasagot dito. S of n. May binigay na equation. Ito daw yung ating general term or yung pattern natin. Yung equation para makagawa tayo ng magawa natin yung sequence. So, hanap 3, 4. Yung first. So, ilagay natin sa table. And 1, 2, 3, 4. Yung A sub N natin, yung first term natin, pag si N ay 1, S sub N, okay, yung 1 sequence, first term natin sa sequence, 3 times 1 plus 4. 3 times 1 is 7 plus 4. Ay, sorry. 3 plus 1, sinasagutan ko na kagad. 7. So, yung first term natin ay 7. Three times two, six plus ten. Oh, sumagot dun sa mga susunod. Next, supply the missing term in each. Find the general term of the sequence. Okay, so find the general term. Kagaya nung ginawa na lang kanina. So, 10, 5, 0, negative 5, negative 10. 10, 5, sagutan ko yung isa lang. Negative 5, negative 10. So, gawa tayo ng first equation natin. A plus B is equal to yung first term. Ang n natin is 1. Ang a sub 1 natin ay 10. So, ito yung first equation natin. N is equal to 2. So, sorry. A sub 1.
kung babalikan natin yung ating lesson dun sa previous, finding the general term. Okay, so ganun. A sub 2, dahil pang second term na natin, plus B is equal to 5. So, meron tayong dalawang equation. A plus B is equal to 10 at 2A plus B is equal to 5. Cancel, cancel, minus. So, negative A is equal to positive 5. So, ang A natin ay negative 5. So, i-multiply natin yung negative dun sa kabila para maging negative 5. Para A lang makuha dito. So, ang ating pattern ay pag negative 5 si A, A is negative 5, B is equal to, ano dito si B? 15. Negative 5, tapos dito ay 15. So, ang ating general equation, negative 15. So, ang B natin ay magiging 15. Dahil si negative 5 isa-substitute natin doon sa first equation. So, negative 5 times 1 plus B is equal to 10. So, negative 5 plus B is equal to 10. Transpose, magiging B is equal to 10 plus 5. B is equal to 15. Kaya 15. O kung nalilito kayo, isi-separate ko na lang yung lesson na ito. Sagutan nyo lang yung mga kaya. Okay. So, ating general term sa C, C1, okay. Negative 5 and plus 5. Okay, yung mga naiiwan dyan, I think kayang-kaya nyo na yung sagutan. At yung what I can do, yun na lang yung ating i-assess. So, dyan nagtatapos ang ating lesson. Okay? Salamat.